Bawat pagkula, pagkuskos at pagbanlaw ng mga damit, siya ay umaasa na magbabago ang kanyang buhay. At hindi nga siya nabigo dahil sa dami ng kanyang nilabhan. Sa wakas, siya na nga ay yumaman at naging donya. Kung paano ito nangyari, mabuti pat sa kanya mismo nating alamin ang kanyang true to life story. At ito ang kwento ng Labandera to Milyonarya. Katulad na lagi ko sinasabi sa tao, walang taong maghihirap sa taong masikap. Imahe ng isang strong, independent woman. Salamin ng isang determinadong momshi. Siya si Cristel Gardose Bulabon, 45 years old, ang Pinay Cinderella ng Antipolo City. Pero bago niya na-achieve ang nooy pangarap lang niyang grandiosong buhay, si Doña Cristel ay dati palang labandera. Ganito ang tamang paglalaba. Ganito ang dryer noong unang panahon. Ay, ang bagal talaga, hindi mumusad ah. Mamaya ah. Hindi mo makikitang nagsasayang ng oras sa paglalaro ang 7 taong gulang na si Cristel. Hindi tulad ng ibang bata, nakalakihan na niya ang magbanat ng buto para sa kanyang mga kapatid. Nakikitira lang sila noon sa kanyang tiyuhin sa Bacolod. Bago sila makakain, kailangan pang mag-igib ni Cristel ng 10 balding tubig. So Chris, 7 years old ka pa lang, talagang independent ka na, no? Nakitira ka sa tito mo. Ikwento mo nga yung buhay mo noon dahil iniwan ka doon ng mga magulang mo. Bakit? I was actually 6 when they left. Tapos, naiwan sa akin yung mga kapatid ko. Second to the eldest ako, kaya lang sa aming magkakapatid, ako yung tumayong eldest dahil medyo weakling yung brother ko. Naging matapang ang kumakalam na sikmura ni Cristel sa bawat pagsubok na dumaan sa kanya. In order for us na makakain, ang ginagawa sa amin is kailangan namin mag-igib ng tubig. Drum-drum yan. Kakain daw kami pag napuno na namin yon. Pag oras naman nakakain kami, tutong na lang ang naiiwan sa amin na may na nilagyan ng tubig na mainit. Yun, para lumambot yon, yun ang kinakain namin, asin na lang ang ulam. Hindi na natiis pa ni Cristel ang kanyang buhay. Sa awa niya sa kanyang mga kapatid ay pumasok siya bilang tagahugas ng plato at tindera ng kanilang kapitbahay. Pag dumarating ako sa bahay, naabutan ko yung kapatid kong bunso. He was only 2 years old nung time na yun. Nakatali yung sintas ng sapato sa dulo ng lamesa. Magana yung mukha ng kapatid ko sa iyak. E tinanong ko, sabi ko, bakit umiiyak siya? Bakit nakatali? Humihingi daw ng gatas. Ito na ang naging hudyat para kumawala si Cristel sa malarehas niyang sitwasyon sa puder ng kanilang tiyuhin. Dali-daling nag-alsabalutan kasama ang mga kapatid. Lumipat sila sa bakanting kubo ng kanilang kapitbahay na saksi kung paano sila maltratuhin ang kanilang tiyuhin. Dito natuto si Cristel na magtabas ng mga tubo at gumawa ng kalamay para ibenta pandagdag kita. Sa murang edad, tumayo ng nanay at tatay si Cristel sa kanyang mga kapatid. Daladala na rin niya ang mga ito sa tuwing maglalako siya ng kanyang mga paninda. Hanggang sa balikan na sila ng kanilang nanay. Dinala nila kami sa Antipolo. Ngayon, pagdating sa Antipolo, iniwan naman kami. Kasi kung nasan yung papa ko, nandun yung mama ko eh. So lagi kami niiwan. Oh, Cristel, ikaw na bahala sa mga 15 pesos lang daw ang iniiwan ng mga magulang ni Cristel para sa kanila. Dito na siya nagsimulang magdoble kayod. Doon sa area kung saan kami nakatira, meron doon dump site. Tinatapon dito yung mga hindi na naibebenta sa mga grocery stores na mga noodles or mga ice creams na ganat na tunaw na. So doon kami nakaabang.
Ibinebenta ng piso ang kada kilo nito sa palengke. At baka nagtataka kayo bakit meron kaming palanggana ng labada dito at may sabon pa. Malapit pa kami sa batis, kulang na lang. Tapis ang suot natin. Kasi naging labandera din siya at dun siya nagtagal. Kasabay ng kanyang pamamasura. Ate, kumukuha ng sako-sakong labahin sa kapitbahay si Christelle. Naglalakad siya ng 5 kilometro habang bit-bit ang mga labada pababa sa ilog sa ilalim ng isang bundok. Doon niya mano-manong kinukusot ang mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. Naglagay pa ako ng paskil sa bahay namin. Labada, isang sako, ganito ang halaga. Kami na ang maglalaba, sagot ko na rin ang sabon. Sa bawat pagkusot, pagkula at pagbanlaw ng mga labada ni Christelle, pinangako talaga niyang magiging malinis at mabango na tulad ng mga damit ang kanyang buhay. Malayo sa kahirapan. Sa anong punto mo sinabi sa sarili mo na tama na, ayoko nang maghirap, gusto ko nang magkapera? Sa escape from poverty, naisip ko na mag-asawa na lang ako. I was 18 nung naisip ko mag-asawa na lang ako. Pero coming from that, yung pala napunta ako sa mas worse. Kasi mas naghirap ako, mas na, nagkaroon ng mga physical, naging battered wife ako. Patuloy ang pang-aabusong naranasan ni Christelle. Bukod sa mga pambubugbog na kanyang natanggap. Ano ba yun? Gusto ko nga eh! Ano? Mismong ang asawa pa niya ang gumagahasa sa kanya. Tama na! Sabi ko, ito ba talaga yung kapalaran ko? Hindi ba talaga ako pinanganak para magkaroon ng asenso sa buhay? Dahil sa labis na depresyon ng kanyang mister, mas lalo siyang naging bayolente. Balik ako sa paglalabada, sa balon na malapit sa bahay namin. And then, yung kapitbahay namin sumisigaw. Sabi niya, Christelle, Christelle, yung anak mo parang pumipiyok sa loob ng bahay mo. Doon niya naabutan na nilulunod na pala ng kanyang asawa ang sarili nilang anak. Kaya pinalo niya ng bote sa ulo ang kanyang sariling mister. Sabi ko, ayan, enough, tama na. Sabi ko, hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi magiging ganito buhay ng mga anak ko. Sa pagtatangka ni Christelle na itakas ang mga anak, dumating naman ang mga kamag-anak ng kanyang mister at walang awa siyang binugbog. Ano naman ba yan? Ikaw talaga babae ka! Halika na dito! Lumabas ako ng bahay namin. Hindi ko na alam kung ako pa ba yun. Wasak yung mata. Yung mga peklat ako rito. And you can still see the scars. Dugo-dugo na ako. Sa likod ng kanyang mga paghihirap, hindi sumuko si Christelle sa buhay. Naghanap siya ng ibang trabaho. At dahil siya'y desperado, pumasok siya bilang GRO. Dito niya nakilalang isang customer na babago pala sa kanyang kapalaran. Nanuoy pinag-a-apply siya sa isang kumpanya bilang telephone operator. Nakuha ni Christelle ang trabaho at mula sa pagiging telephone operator, napunta siya sa linya ng sales. I still have to work. So nag-abroad ako. Pagbalik ko, nagtayo ako ng computer shop. Mula sa computer shop, nasundan nito ng karinderya. Inaral din niya ang pagda-dive. Kaya nagtayo din siya ng maliit na kumpanyang diving kung saan nagtrabaho siya bilang on-call deep sea diver. Nang makaipon naman, nag-franchise siya ng food cart sa Pilipinas kung saan napalago niya ang kanyang negosyo. Ngayon, may-ari na siya ng isang malaking dampa restaurant sa Antipolo. Nagpatayo pa siya ng 12 food cart at may bar and resto na rin. O diba, yayamanin na si Christelle. Ano naman ang nakita mong aral sa pagtsatsaga mo at pagsisipag na ganon? I never beg. Never ako na malimos. Kasi malakas naman ang katawan ko at maraming resources ang paligid natin. So, why not work? Si Christelle na dating raketera at labandera, ngayon ay isa ng
Donya! Kung dati nakikitira lang siya sa kubo ng kanilang kapitbahay, ngayon, may sarili na siyang bahay. Hindi na rin kailangan pang lumakad ni Cristel ng kilo-kilometro dahil nakapagpundan na siya ng apat na sasakyan. At kung dati ay kumikita lang siya ng 50 peso sa paglalaba, ngayon, mababa na ang kalahating milyong piso kada buwan. Talagang hayahay na ang buhay ni Cristel. Pero kahit asensado, nanatili pa rin nakatapak sa lupa ang paa ni Cristel. Aktibo siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, ang perang napanalunan nila ng kanyang bunsong anak sa sinalihang beauty pageant sa Dubai, idinonate nila sa mga frontliners at ilang kababayan sa Antipolo. Gaano man kadami ang mantsa ng kanyang buhay, pinilit pa rin niyang bumangon. Pinilit pa rin niyang kusutin at ikula ang mga mantsa na iyon. Basta determinado at may prinsipyo, posible na ang dating labandera pwede ring maging donya at milyonarya. I'll cry for a night, but it will not stop me from reaching my dream.